Ika-26 ng Marso, Martes, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagtanong naman si Pedro, "Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus, Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito. Tungkol sa kaharian ng langit ang istoryang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayari ng utang ang kanyang mga utusan. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili siya at maging alipin kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo ang utang mo! Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi, Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Hindi ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran itong lahat ang utang. Idinagdag ni Jesus, Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Malinaw ang mensahe at aral ng Ebanghelyo sa araw na ito. Magpatawad sa nagkasala sa atin. Lagi at paulit-ulit. Dapat lang naman dahil ganito rin naman ang Diyos sa atin. Lagi at paulit-ulit na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi isang simpleng bagay ang magpatawad na para bang pwede natin itong gawin at pwede rin namang hindi. Sa katunayan, malinaw sa bahaging ito ng Ebanghelyo ang masaklap na kahinatnan ng hindi pagpapatawad sa kanyang kapwa. Hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Kaya naman pala tinuruan ni Jesus ang mga alagad niya na magdasal. Patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tayo na rin ang nagpataw ng hatol at parusa sa ating sarili kung hindi natin patatawarin ang sino mang nagkasala sa atin. Pagsasagawa, gawan mo ng mabuti ang gumawa ng masama sa iyo.